Ay, shit! Puti ka! Palaka! Laki mo naman, te! Ako na nga muna ayusin. Ayan, sobra. So ayun, inayos ko itong wall uli. Inayos ko lang muna kasi yung gagawa nung post dito is wala pa. Nangyayari kasi nangihinayang naman ako na nakatenga lang tapos walang ayos yung part na to. Kaya ayan, nilagay ko muna yung ibang mga halaman na alam kong magiging okay sila. Ayan, kita nyo naman. Yung maniwala kayo sa hindi, wait lang. Ayan sila ha. Ayan, inaayos-ayos ko ng paunti-unti para naman hindi siya ganun ka sagwa. Ayan. So ayan, ito muna yung mga pinaglalagay ko. Ito mga silinggenela. Basta pearl. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Ayan, siya yung nilagay ko. Kaya sabi ko sa inyo, that time, konti lang muna yung i-out ko. Hindi ko talaga sila lahat i-out nung nag-post ako kasi gusto ko nga rin sila dito sa akin. Gusto ko meron din ako. Hindi naman pwedeng lahat is pwede nating i-out kasi nga, syempre mas nauna naman ako na mag-collect kaysa magbenta. Gusto ko rin yung maganda rin siya sa garden ko, diba? So, ayan. Ito kasi, ito yung mga napansin ko mga halaman na okay sila dito sa part na to. Ang dami-dami ko na nang nailagay dito. Filo, lahat na ng uri ng halaman na ilagay ko dito. At hinahanapan ko pa rin ng halaman na compatible ako. Hindi porkit, ano, uso siya, sige, lagay mo. Kasi nga, sayang naman sa pera kung mamamatayan ka lang din. Hindi ka naman compatible sa ganong halaman. Depende kasi talaga yan kung anong halaman ang kaya mong i-maintain, ha? Dali mo dun sa pawpaw mo. Bigay mo pa rin. Ayan. So, ito yung mga ito yung mga na-try kong halaman na sobra-sobra hindi ka mumumblema, ha? Yun nga lang, ito mga halaman na to na pinagsama-sama ko dito, siya yung medyo malakas talaga sa tubig. Mas gusto nila yung tubig, kaya magpapalagay ako ng misting dito sa taas. Temporary lang, hindi talaga siya eto na, kasi nga may balak talaga din dito sa area na to. At, ayan, ganyan siya, kaganda naman, diba? Gandahan naman ako sa kanya. Ito yung mga masasabi kong pang wall or pang living wall, vertical garden, yan, na maisasuggest ko talaga sa inyo na 100% na hindi kayo magmumblema. Tignan nyo yung ginawa ko dito. Meron lang si Prince lang, andyan. Tawag ko dun sa, binigyan ko ng pangalan yung yung palaka. Eto mga pakpaklawin na to, yan, or bird's nest. Maniwala kayo sa hindi, siya ang pinaka-safe na ilagay sa mga living area. Living wall garden or vertical wall garden. At saka yung mga orchids. Kasi hindi nila kailangan ng mixture. Ang kailangan lang nila is right na hangin. Yan. Tsaka hindi rin sila ganun kaproblema kapag walang araw or hindi naarawan. Napaka low maintenance niyang mga yan. Kaya yung mga nilagay ko totally dito, yan yung masasabi kong ideal na. Doon sa mga nag-uumpisa, ayan, pwede ko sa inyo i-recommend to. Kung gusto nyo mag-try na uncommon plants ang ilagay nyo doon sa living wall nyo, ayan yung mga re-recommend ko. Ayan, mga fern. Ito is si Peruvian. Ayan. At ayun is si mga, ano yan, tiger fern. At ito naman si Boston fern. Napansin ko, nagkakaganyan yung halaman niya kapag naiihian ng pusa. Yan na. Tapos ito yung kahoy, may design lang. Pero tingnan nyo, di ba? Mas malaki yung ganda ng mga pakpaklawin.
Ito kasi si Rabbit Popcorn, medyo nag-adjust. Ang kailangan niya kasi laging nadidiligan, laging may moisture yung area. Ito yung nga siya, di ba? Kaya sabi ko lalagyan na lang namin ng pa-mist effect. Meron naman ako. Kaya ayan, siguro sa suggest ko. Tapos ayan, mga tripern ko na maliliit, diyan ko na lang din nilagay para may effect. Pero ito yung masasuggest ko ha sa mga naghahanap or nagtatanong sa akin, "Mama, ano ba pwede pa? Ano lang ako, beginner." Ito yung masasabi kong pinaka-beginner guide or safe and easy, low maintenance at hindi ganun kamamahal na halaman na pwede mong ilagay sa living area or living garden mo. O, tingnan mo. Ang ganda naman yan, di ba? Ayan. Tapos, ito yung malaking-malaki ko na zebra form ng Thailand. Diyan ko muna siya nilagay. Temporary lang din, ha? Para lang naman maayos din naman yung ano ko, yung living area, yung vertical garden ko. Hindi naman siya ganun pinabayaan, di ba? Hintayin na lang natin dumating yung magagawa. At least, madadali naman yung mga yan tanggalin. Mga naka, ano lang naman yan, mga nakapat na maliliit. Yan, kaya, oh, diba? Party lang. Tapos, ayun din, yung zebra natin, doon ko na lang din nilagay yung isa for pansamantala lang din. Para lang maayos sila. Hindi naman mukhang pinabayaan yung area ko, diba? Ayan, oh. Ayan, yun lang yung medyo marirecommend ko yung ganitong style. Katulad nito, ayan siya ha. Isang dahon lang to. Pero nilagay ko lang siya ng parang fiber. Okay naman siya. Kaya ilalagay ko. Itatap ko lang din siya dito para wala namang ano. Napakadali niya lang itap. Yung kahoy na yan, yung kahoy dito na binili ko or dripwood, sobrang dali niya lang i-attach yan. Wala kang magiging problema. Tapos ang ilagay mo na lang mga i-attach mo, mga yan, pakpaklawin, napakamumura lang yan. May 100 pesos lang yan, depende sa laki, di ba? Baka mahilingan nyo pa yung mga nagbibenta ng ganyan. Ako kasi hinilingan ko kasi nga marami kong binili. Tsaka yung isang wire na binenta ko noon, yung mahabang ganyan, papakita ko, na 150 pesos ko lang binili. Ilan yung ganyan yan, di ba? Tinanggal ko na lang din. Nilagay ko dyan. Kaya yan yung nagiging tsura nyo. For the meantime, okay naman ako. At least hindi naman sila mukhang pinabayaan. And, ayan, ha? Iniisip ko kasi, eto. Iniisip ko na ilagay ito. Ito, itong fern na to. Gusto ko siya ilagay dito. Kaso, yung tayo kasi nung dahon niya, di ba? Yung tayo niya, medyo mahirap siyang hanapan ng pwesto dito sa akin living room. Kaya, tatry ko na lang muna siya dito sa mga gilid-gilid. Tsaka ko na sila ayusin. Tsaka ko na talaga sila ayusin kapag alam ko na kung saan ko siya park ilalagay. At sobra-sobrang init, as in sobra over. Hindi pa nga daw summer na summer. Papasok pa lang, pero sobrang init na. Kaya ang ginagawa ko, talagang binabasa ko yung sahig namin dito. Para hindi ganun ka init. Hindi ko naman direct nababasain yung mga halaman. Yung sahig lang para hindi naman ganun dry yung area. Yun lang naman ang importante doon. Kaya kung kayo, kaya yung mga nagtatanong, ano iaayos ko dito sa sahig? Hindi ko pa talaga maano, hindi ko pa madesisyonan. Kasi gusto ko nga laging nababasain ng tubig yung sahig. Siguro pag ano, pag nalagyan na rin yun ng ano, ng tubig, kung may tubig na doon, hindi na siguro ganun ka dry yung area dito. Kasi may tubig na ano eh, na gumagalaw dito, di ba? Kaso yung ganito kainit, hindi pa to sobrang init, may hangin-hangin pa. Paano pa sa mga susunod na araw, no? Na summer na talaga.
March na. So, yan, papasok na yung sobrang init, di ba? March, April, May, ayan na yung init. Kaya good luck talaga sa mga halaman. Ayan. Hindi ko binabasa talaga yung mga dahon. Yung baba na lang yung binabasa ako. Pero kagabi, nagdilig ako. Kasi tuwing gabi nga ako nagdidilig. Tapos nung kaninang umaga, hindi ko sila nadiligan. Kasi late na ako nagising. Ngayon na lang, gagawin ko. Kaysa basain ko pa ulit yung dahon nila. Napansin ko kasi sa tripper, pag binasa mo yung dahon, ito napansin ko, pakikita ko. Pag binasa mo yung dahon nila ng tanghaling tapat, ng sobrang krik yung araw, nagiging ganito, parang nasusunog siya. Ngayon. Kaya, yan, very wrong. Very wrong yung nagawa ko. Tapos sa yung ano ha, pag may nakita kayong bilog-bilog sa ilalim ng tripper nyo na dahon, yung mga ganyan, wala pa to eh, pero may part dito na meron na, asa na ba yun? Naputol ko na ata. Yun yung seed nung tree fern. Ayan, sana magkaroon ako na ulit ng ganun. May nakita ko that time, pero ano eh, nawala eh. Naputol ko ata nga. Hindi ko expected na baka naputol ko. At yung tree fern na yan, sabi ko sa inyo, ang tree fern, mas hinahabol niya yung init ng araw. Pansin nyo, nung hindi nag-iinit ng ilang araw, ay nung mga kapanahon na malamig, pabagsak talaga siya. Pabagsak siya dito. Pero, nung nag-iinit na, ayun na yung nakataas. Oh. Pataas na talaga siya. Hinahabol niya yung, kung asan yung init. Yan na yung napansin ko. Ayan. Tingnan nyo yun dun sa part na yun. Hindi siya ganun naiinitan dahil sa bagsak ng mga dahon ng kamias. Pero eto, ayan na, sobrang init niyan. Ano pala ngayon, 11 a.m., kumbaga a.m. pa nga, eh, di ba? 11 pa lang, magta-12 na. Pero ganyan pa rin yung, ganito yung init. Lalo na mamaya yan, mga alauna, alas dos, andyan kasi yung init niya. Kaya ganyan yung itsura niya dyan, di ba? Yan yung sinasabi ko. Pero, yan nga. Tama rin naman pala dito si Dave sa aking Monstera. Ayan na siya ngayon. Oh, sobrang laki niyan. As in, tatayo ako doon ha. Dito. Para lang makita nyo talaga kung gano'n siya kalaki. Ayan siya. Oh, diba? Para kung payat dito, tignan. Sobrang laki niya. Tama talaga si Dave na mas okay yung green na lang ilagay mo kasi yung may variegation. Kasi, masusunog lang din siya ng init ng araw. Kasi sobrang init yung part na yan, ha? Ayan, Di pa yung init na yan. Wala pa yung init na yan. Mamaya, sobrang trick na ang araw dito. Ayan siya. Pero dati siya may spotted ng white pero nawala. Pero okay lang. Masaya tayo dyan. At yan yung naging itsura, kahit naman papano eh, naging presentable yung itsura ng bahay na, nung garden ko. So, ayan lang din naman yung gusto ko, yung maging presentable yung itsura ng bahay namin, hindi gulo-gulo. Ang hirap kasi pag ang gulo-gulo ng area, pati buhay ko, hindi magulo. Kaya, ayan. Tapos yung ano na yan, yung ano nga ba to, yung pot na to, yung clay pot na yan, nagsilab kasi ko kagabi. Habang inaayos ko yung halaman ko, nagsilab ako ng konti ng dahon ng akasya. Nababanguhan kasi ko dun. Bangung-bango ko. Isa kasi diba rin sa parang fertilizer na halaman yung uso. Para dun sa mga dahon na. Baka kung meron mga hanep dyan sa mga halaman, at least pag nausukan, diba? Hindi mo na kailangan mag-pesticide. Usok lang ang sabot dyan. Pero so far, salamat naman kay Baby Jesus, Baby Nino, at kay Lord. Kasi wala naman ako napansin na mga white yung sa dahon. Maaayos yung mga dahon na to. Kaya ayan, sobrang thankful ako dyan. Malaking achievement sa mga naghahalaman niya na walang hanep yung mga halaman nila, di ba?
So ayan, ganyan lang ginagawa ko, maintaining ko every day. Kaya kapag wala ako dito, nakikiusap talaga ako sa kasama ko dito sa bahay na diligan, kahit yung sahig lang muna. Pagtanghaling tapat na ganito, kahit paawasin lang nila yung tubig, masaya na ako doon. Huwag lang talaga dry na dry, ha? Kasi ang pangit talaga ng ano dito, ang pangit ng weather namin dito. Sobrang init, kung alam nyo lang. Sobrang init. Taga-Dasma ako, kaya iba yung init dito. Para ding Maynila, para Manila area ang init. Kaya minsan yung mga halaman, pagbibili kayo ng halaman sa mga malalamig na lugar, kasi silang medyo malamig pa, Tagaytay medyo malamig yung mga area nila. Tapos sasabihin mo iba, bakit yung dinala ko dito para nag-acclimate? Kasi pag dinala mo sa mga katulad natin na maiinis yung lugar, tapos galing sila sa malamig, nag-acclimate talaga yun. Kaya isa yan dapat sa mga point of ano nyo, review. At kailangan maintindihan nyo, ha? Walang kasalanan yung halaman ang may kasalanan dyan. Ay, walang kasalanan ang seller, ang may kasalanan dyan yung weather. Basta maiba siya ng weather, mag-iiba yung timpla ng halaman. Nasanay kasi siya sa medyo malamig. Tapos pag dinala mo rin sa atin na medyo mainit, ang hirap niya minsan ayusin. Hindi siya nagtutuloy-tuloy o kaya minsan magiging bansok yung dahon dahil sa ayos ng weather niya. Ayan, yun lang ang gagawin ko. Kaya sa inyo lahat, thank you. Paalis kami ngayon. Mag-asikaso ko ng mga ipapaship kasi nga walang medyo umasikaso. May na mga na-hold na halaman. Sobra ang ano ngayon ng JRS. Ng mga shipping or courier ngayon, sobrang higpit nila. Kaya sikasuin ko muna yun, ha? Kaya sa inyo lahat, God bless, stay safe, at see you sa ating next video. Oh, yeah.